Okay, Mr. Guadis, sandali lang. Thank you po. Sabihin mo sa amin ngayon, ilan taon pa para ma-realize itong modernization program ninyo? Kasi panay ang extension ninyo eh. Simula pa no 2017 to, ilan extension na natin? Sabihin nyo, para makapag-prepare na ang transport sector natin, ilan taon pa ba marirealize itong modernization program ninyo? Wala nang maraming sagot-sagot, wala nang maraming tanong-tanong. Binanggit ng ating mga kasamahan sa LTFRB, they have, you know, there's so much challenges that they have to face, tao, budget, etc. And now we are extending from June to December, another 6 months. But do we really have the time to do that? Oh, ilang percent na yung compliance sa LTPRT? Ilan? Sa LTE, sa route is 8.8%. 8.8%. Yes. Pero at paano natin matutugunan yung remainder para maging at least 90% by December? Kaya gusto ko natin makita, na Madam Chair, I'm sure they're supposed to come up with simulations, assumptions. Or, and we wanted to find out, if I'm a PUJ driver, I wanted to find out, saan ba talaga ako kasama? Importante ba ako? Naintindihan nyo ba yung 650 pesos a day ko? Isinosurrender ko yung prangkisa ko? Yan yung importante dito. Yung nabanggit po ni Senator Villanueva, we do recognize po na marami po talaga, napakadami po talagang problema ng modernization. We also recognize po na nahihirapan po yung mga transport cooperatives because of the design po that was done involving several entities and agencies po that are beyond the mandate of DOTR. So yun po yung nakikita namin. For example po yung LPTRP, for it to be effective, there should be an ordinance po approving the same. So those things po we could not really control. What we can do po for that is we send people on the ground para po tulungan yung probinsya o yung city or yung bayan na gumawa po ng route plan. The next part po is yung nabanggit po ni Senator Ontiveros that it's very political. Totoo po iyon. There are LGUs po talaga that are not really not really interested po to push for a rationalized route because probably there are interests that might be involved. We do recognize. Just listening to this. Ayusin niyo muna yung mga problema ninyo. Yung coordination with the LGU, lahat yan, bago kayo magbigay ng deadline. Para sa akin, dapat open-ended. Huwag na muna ninyong bigyan ng deadline kahit na, I mean, thank you, at least you're making an effort in extend ninyo. Pampapogi lang yun eh. Hindi pa talaga kayo ready by December if you haven't even complied by more than 10%. Madam Chair, if I may clarify po, the issue once of LTFRP... Before the use second to use, if I may just add to the Chair's question, baka you could tell the committee po, USEC, during this hearing or even now, ano yung nakikita niyong reasonable at realistic na timetable? Inurong lang ba ng katapusan ng taon kasi para hindi June 30, December 31? Or kailan ba talaga, ilang buwan o taon ba talaga ang kailangan? Ma'am, we just want to highlight po from the department's point of view na yung in-issue po na LTFRB Memorandum Circular 2023-13 pertains to the end of consolidation period. Hindi po ito yung tinatawag na phase out. It is not. Ang consolidation po, even if you are a traditional chief, so long as you're consolidated, tatakbo pa rin po kayo. But we do recognize that there's room for improvement po in the MC. What will happen supposedly on July 1, so on and so forth. That is why po LTFRB and DOTR agreed last Monday po that there should be clarifications on the memorandum circular. And hence the December 31 extension po as announced po by our secretary yesterday. What we can commit po, Your Honorable Senator Ontiveros, through the chair, is we will extend po the December 31 to polish the policies daw po in view of the change of administration, in view of the change of the mandate po sa amin. We will address po. You're telling us now that you will extend the December 31 deadline? No, ma'am. We will extend to December 31 po to polish the policies, ma'am. Kasi ma'am, yung kanina pong nababanggit, yung modern units po kasi, hindi po siya, ibig sa
pag nag-end po ng consolidation, hindi po ibig sabihin the following day, modern jeeps na po lahat ang tatakbo. Ang objective lang po ng consolidation is to have one entity running the route so that it can be optimized. Okay. Kasi po, yung 650 pesos a day, talagang napakababa po nun. But if hindi, it pero yung punto nga, ilang percent lang ang nagawa ninyo? 8.8 compliance, di ba, para sa mga routes? Eh, paano niyo madadagdagan ng ilang percent from now until December? Sabi nga ninyo, may problema kayo sa mga LGUs, di ba? Yes, ma'am. But the route rationalization po is independent of the consolidation aspect po. It's a different component of the 10-point components of the modernization program. But how can you consolidate? Kung wala ka pang ruta, paano ka makakapunta sa DBP? Gagawin ninyo yung ano... Ma'am, what we are consolidating po is the existing route. So habang tumatakbo po sila dito, we want them to optimize the route. Kasi ang pinaka-problema po, and this can be explained further later, yung mga isang single jeep operator po, nagkakarerahan po sa ruta yan. That's what we're trying to eliminate, yung on-street competition. Para po ma-optimize yung ruta, at any given time, pwede ho nilang bawasan yung jeep sa daan kung hindi ho off-peak hours tayo, pwede ho nilang ilabas lahat ng jeep pag on-peak. So, ibig sabihin, bababa ho yung operational expenses nila, tataas ho yung kikitain nila. Eto, mali na sabihin na hindi phase out yan by December kasi pag hindi nga sila nakakonsolidate by that time, tanggal na rin sila. I will not... Hindi pa nga kayo tapos sa route rationalization ninyo. Gusto niyo mag-comply na silang lahat. I don't think 9 months from now is enough for them to phase out their jeepneys. Madam Chair, may I be allowed to answer the question? Go ahead, Attorney Wadis. Thank you. The deadline for December 31 is not for the phase out of the jeepneys. The deadline is only for the consolidation, urging the drivers to come together, consolidate as one, and start the formation of a cooperative in pursuit of the modernization. After the consolidation, there would be still other stages of this modernization scheme, one of which is probably introducing them for a study with the bank, introduce them to the bank for a study on the route and on the funding. The phase-out would be the last stage. Okay, Mr. Guadis, sandali lang. Thank you po. Sabihin mo sa amin ngayon, ilang taon pa para ma-realize itong modernization program ninyo? Kasi panay ang extension ninyo eh. Simula pa noong 2017 to, ilang extension na natin. Sabihin nyo, para makapag-prepare na ang transport sector natin, ilang taon pa ba ma-realize itong modernization program ninyo? Wala nang maraming sagot-sagot, wala nang maraming tanong-tanong. Din mo na kaagad. Mr. Senator, Madam Chair, what we are just trying to seek at this stage is just the consolidation. Wala pa po kami sa stage ng phase-out. Malayo pa po yan. There are multi-stages po itong modernization program. Kaya nga hindi, po, pag hindi ka nakakonsolidate, wala ka ng provisional authority to operate. Madam Chair, di ba, pag hindi ho sila nag-consolidate, ilang jeepney yung mawawala sa kalsada? Sabi ninyo, 50,000 pang hindi nakaka-consolidate, pero sabi ni Marvel Buena, more than that, di ba? About 100,000? Yes, Mr. Guadis, ilan ho yung mawawala pag hindi sila nakapag-consolidate? The CPC of the individual operators who fail to join the existing consolidated entity after yun nga, December shall be reverted to the state. So, ang ibig sabihin nun, hindi ba bawi yun? Binawi yun? Madam Chair, may I answer now? Yes, please, go ahead. Yes, Madam Chair. Okay. For the public utility jeepneys, 62.4% have already consolidated, translated into 98,801 of the 1,500
150,000 units. 98,000 or 62.4% have already consolidated. So ilan po yung kulang? Ilan po yung hindi pa nakakonsolidate? The receipt, the remit, the roughly about 165,000 pa po. Mga 65. Oh, yes. Malaki-laki yon. Okay. Kasi, Madam Chair, parang dinadaan niyo dun sa magandang salita na hindi naman phase out consolidation. Pero di ba yung the mere fact na hindi sila makapagko-consolidate, technically parang phase out yun na sila eh. Di ba? Madam Chair, may I be given the chance to ask? Attorney, alam ko attorney kayo. So sagutin nyo na lang, yes or no. Pag hindi sila na-consolidate, natanggal sila, di ba? Hindi po, Madam Chair. Hindi po sila matatanggal. Kasi po, for now, we're trying to help them consolidate and we will continue to assist them and we will see to it that no one is left behind, Madam Chair. That is my commitment and the commitment of my agency, Madam Chair. Maganda ng pakinggan eh, no? Madam Chair, that is what we intend to do. Okay. Siguro ba may sasabihin ba kayo na ano? Go ahead. Sala cooperative. From the cooperative side po, ma'am, no? Yung other side ng coin, kung baga, no? Kung makapagsalita lang po ako sana. Una, doon po sa tinatawag na consolidation. Kami po ay mga individual driver-operator po. Operator po kami, driver din po kami. May isa po akong unit, ano po. Nag-go kami sa into consolidation kasi alam po namin ito po yung solusyon nating lahat sa transport. Kasi po ganito po yun, madam, no? Yung individual operation po, sa totoo lang po, napakaliit ang manpower ng LTFRB para i-monitor yung napakaraming individual operations. Ngayon po, doon po sa consolidation, tinignan po kasi ito namin doon sa positive side kung paano kami makakatulong sa gobyerno. Doon po sa consolidation na tinatawag, at least sa ruta, identified na kung sinong co-op or corporations ang nasa ruta. Hindi na po yung napakaraming individual na hindi po natin alam kung bumabiyahe ba sila talaga doon sa oras nung kanilang biyahe o sila po ba, dagdag pa po dyan yung mga unmonitored din na bumabiyahe ng mga colorum. So kung tayo po ay pupunta doon sa side na parang ipipigilan po natin yung consolidation or mamahadlangan yung consolidation, siguro po ang pinaka-dabers na gawin po natin, palakasin natin mismo yung LTFRB para mabigyan ng pwersa yung mga panghuli dun sa mga maling operation. Plus, gusto ko lang din po bigyan din yung sinasabi kanina na 650 dun nakita ng driver. Sa 650 po nakita ng driver, malamang po yung iba totoo. Pero ganito po yun, ano po, siguro naman po lahat nag-ooperate ng kani-kanilang sasakyan. Sa isa pong aspeto kung titignan natin, ang 650 po na kita na sinasabi po, eh hindi po pwedeng mag-operate ng isang public utility po. Kasi po, ang 650 per day, eh kita lang po lang yan na pampamilya. Hindi po yan para mag-operate yung maintenance, yung kung ano man ng mga sasakyan. Pero po, bakit po ang transportation po natin lumalawig. Kasi po, talagang may kita po ang mga transport operator. Hindi, ihiwalay po natin kasi yung driver, iba po yun. No? Doon po sa consolidation na tinatawag natin, kami po, 2017, pinag-aralan po namin yung nilabas na guidance. 2018, hindi pa rin po namin halos matanggap. Pero nung 2019, bilang mga operator driver, nakita po namin na parang ito ang solusyon natin sa sobrang traffic po na nagaganap sa atin. Ano po? Bakit po? Kasi pagka consolidated ka na, may requirement ka na po doon sa GPS, doon sa fleet management na kung saan tama po yung mga dispatching ng mga unit depende sa pangangailangan. Yun po ay monitored mismo ng operations ng mismong cooperative or corporations. So yun lang po yung inaano namin doon. Plus the fact na hindi po driver ang kailangan bumili ng unit. Ang kailangan pong bumili at mag-acquire ng unit ay yung mismong cooperative at corporations. At pag nag-loan naman po sila sa DBP at land bank, sa mga banko po, hindi naman po basta-basta dahil may prangkisa ka lang makakapag-loan ka. Ang banko po, meron po silang business plan na tinitignan.
At doon sa business plan na yun, nakikita po rin kung may kita ba, kikita ba, viable ba yung ruta. Kaya nga po ang Land Bank at BBP, nagpapasalamat kami dahil kahit papaano, sila, alam nila na pagka nagbigay na sila or nag-issue na sila, nag-award na sila ng loan sa isang co-op or corporation sa ruta, hindi na po sila magbibigay kasi po mag-aagawan lang yun doon ng kita. Yun po yung ano nila. Dati nga po ang panawagan, ang sabi po ng LTFRB talaga, one route, one co-op policy. Pero dahil nga po sa maraming matitigas ang ulo, marami pong pasaway, halos sa bawat ruta po, nagkaroon na po ng isa, dalawa, tatlo, limang cooperative just to accommodate lang po yung mga nag-a-apply kasi nga may kanya-kanya silang saloobin. Teka muna, kung sasali ako, yung mga sumali sa kooperatiba mo, dinakuha kayo ng loan, anong ruta pinakita nyo? Na-approve na ba yung ruta ninyo? Yes po. Currently, we're running 19 modernized unit po. At okay. sa 19 po na yon, dati po ang nakikinabang sa 19 na unit na traditional is 19 operator and 19 na driver. Ayun. Pero po, dahil po sa 19 namin, ang nakikinabang na po, may 19 na operator na dating may-ari. Plus ngayon po, ang naging driver po namin sa 19 modernized is 38 drivers with yung palitan po. Plus, meron po kaming 38 na tao or yung passenger assistance officers. Bali, kasama po yun. Dalawa po lagi yun. So, 76 na po kagad yun. Plus, meron po kaming tatlong mekaniko. Meron po kaming limang staff. Meron po kaming anim na dispatcher. So, total po, sa 19 unit modernized, halos 87 po ang nakikinabang po. Ano po ruta ninyo? SM Fairview Bandia po. Okay. Maswerte kayo. Meron na kayong approved route, no?